What's up mga guys? Mozo Rang here. At ngayon is the day na maglilinis tayo ng carb. Kasi 5 years ko nang ginagamit sa Rusi nang hindi ko nililinis yung carb. So nagpalit lang ako ng fuel screw mixture. Yan, yung mismo fuel screw mixture na yan. Pero hindi pa ako naglilinis ng carb ni Rusi since nung binili siya. Bakit ka mo? Natatakot ako eh. Natatakot akong galawin siya. Kasi okay naman siya. Kaso lang ngayon, medyo parang mahagok siya. Tapos kung pagka cold start, mahirap siyang pa-startin. Siguro 2 pindot o 3 pindot ng electric starter. Tsaka lang siya maanda. Pero all in all naman, nga lang, pagka minsan binibir, medyo mahagok. Baka siguro yung slow jet niya, baka barado. So, it's time. It's time to clean this carb. Kasa lang, maraming proseso. Kasi tatanggalin yung cover. Tatanggalin yung cover, tatanggalin yung pangkuan. Kasi compact nga masyado to si Rusi Rango. So, let's get started. Tanggal na natin itong mga covers, gagawin ko naman, lalagyan ko ng at least mga kahit anong pwedeng ipatong dito, kahit kahoy, para mayangat ko yung tangke. Electrical tape, papatong ko lang siya dito. Kasi kumpang nga si Rusi, kapag pinatong ko siya, angat siya. So dito naman, tatanggalin natin itong mismong nakakabit sa yung filter tube para dito sa carb, yung lock nya bago mo muna tanggalin yung carb. Tapos pagkatapos mo tanggalin yung lock nya, yung gas naman papatayin siyempre. Kasi makakalimutan patayin ang gas. Ayan. Yung fuel pet cap, kailangan i-off yung fuel pet cap. Sunod, ito na, luwagan ko na to, itong aking sa manifold tsaka sa carb, yung screw nya. Ignore nyo na lang yung background music kasi sa kapitbahay namin yun. So, sa 5 years naman, okay naman yung pintura ni Rusi, hindi pa naman ganun nagpipig.
Tiger. So yun nga, natanggal na natin yung ano, yung natanggal na natin yung salak ng filter tube. Yung connection ng filter tsaka carburetor. Tapos sunod yung mga screw niya sa manifold tsaka sa carb. Then yung tube naman ng fuel. Sa galing sa fuel tank, natanggalin rin natin. Kaso maglalaan ako ng tornilyo. Maliit. Kahit anong maliit na tornilyo, basta may ano mo doon sa tubo nung ano, sa may fuel hose, may cover mo. So, plus yung basahan din, kailangan mo yung basahan para sa motor mo. So, tanggalin ko na yung fuel hose, na nilalagay yung itong basahan sa aking makina para kung sakal matulad ng gasolina, yung basahan mo babasa, hindi yung makina. Yun nga. Yung the best way yun. So ngayon, tatanggalin natin ngayon yung filter tube. Kaso lang yung gasket ng aking ano, matatali. Pero okay lang. May extras naman ako. So, okay. Buo naman yung aking maywagan. Tapos, okay. So, yung gasket. So, tatanggalin natin ngayon itong slider cap sa carburetor kasi nandiyan yung needle jet. Yeah, needle jet. Yeah. Tsaka yung slider niya, slider cap. Tanggalin ko na rin ito sana. Okay. So check ko rin tong o-ring ng carb. Okay naman yung o-ring ng carb. So natatanggal siya. Pero tanggalin na natin kasi lilinis ko nga yung carb. So natanggal ko na yung carb. Yan yung carb. Yung tsura niya. Actually, ano siya eh. Parang carb ng Temex. Alpha or 155. Tapos, para siyang, ano ba siya? 28-24 mm. Ah, basta. Kung ano man mm to, hindi ko ano eh. Pero ang pagkakasabi nila, sa Rusirango, 24 mm daw yung ang ano. Wala kasi yung caliper, yung pang-measure nung kung gaano kalaki yung ano nito, yung butas nito. Pero parang 24 siya. 24 or 28. Standard. So, try natin ngayon tanggalin tong ilalim. Tong foul. Tapos lahat. Lahat pati tong ano, tatanggalin. Linisin ko talaga may gito. Okay. Let's do this. Itong fuel hose mo, hindi, huwag na muna yung fuel hose. Hindi, fuel hose na. Sige, tanggal na muna natin. Pansamantala. Okay, tanggal na yung fuel hose. First time ko lang siyang babaklasin sa totoo lang. Kasi, ayoko talaga magkalkal ng carb. Kasi, yun nga, pag hindi mo alam ang paano gawin yung carb. Kasi ang talagang nagagalaw kong carb yung sa aking Panta. Ito, first time ko makakagalaw ng ganito. Sa Rusi. Sa mga parang 4-stroke. So, ano nga pala siya? Fuel mixture siya. Hindi siya air mix. Sa HD3 kasi, ano, air mixture yun. Sa gilid ang, ano, malapit siya sa yung ano niya, yung pang tornilyo niya, pang air mixture, so malapit yung carb. Oh, ayusin mo yung baso, malinis. Ipakita ko maigi. Malinis mo yung baso. Lang ganun dumi. Pero lilinisin pa rin natin, kahit pa lang siya nandun. So, ito namang itong gasket na to. Tawag nila. Tanggalin rin natin. So, tabi ko muna may ikot. Kahit maaari, lahat kailangan malinis. Sunod, yung floater kailangan natanggalin. Merong parang ano dito. Yung parang axle ba to kung ano man tawag dito. Pin. Nagsusupport dun sa isang floater. Tatanggalin natin yan. Madali naman siyang tanggalin. Kahit taktakin mo lang, tatanggalin siya. Diba?
Ang ganyan mo na siya. Tapos, itong floater may kasamang bulb. Ayan, fuel bulb. Ayan, malinis na yung fuel bulb. Okay siya. So, check upin ko ngayon itong itong main jet. Tapos yung slow jet. Itong dalawang to. Pero ito, hindi ko napakikailaman na ito. Kasi, tono na naman yan. So, tanggalin natin using flat screw. So, unin ko lang yung mini flat screw. So, yung mga bago pa lang dyan sa ating channel, kung kayo nanonood, please subscribe. Tsaka, click nyo na rin yung like. Then, the notification bell for ating latest videos. Okay, ito na ngayon yung ano, ngayon, slow jet or yan, tawag nila yung slow jet. So, ang slow jet ko is 35 yung slow jet ko. So, 125 to. So, 35 yan. Kalang focus natin. Yan. Yung makikita. So, ang slow jet ko is 35. Yung makikita, kailangan natin focus. Pause na. Yan. 35 ang slow jet ko sa Rusinango. Standard yan. Yan. Simula nung binili. Yan pala yung kaking yan. Slow jet. Yan. Ang hirap niyang i-focus. Pero yan ay 35. Yung aking slow jet ay 35. So, ito naman ang aking main jet. Pinagsasalpakan ng needle jet. So, pag-screw na ito, kailangan dahan-dahan lang. Huwag nating hard. Huwag nating hard masyado pagkano. Nagalit tayo sa ating carb. So, ang aking okay. Ang aking main jet is 85. Focus natin. Hindi ko may focus, so Focus. I-focus mo siya. Lang ha. Focus natin kasi hindi makita. Hindi makita sa cam. So, 85 yan. Alam, kukunin ko lang yung steel brush ko maliit para makakita yung 85. Aking main jet kasi is 85. So, 125cc, 0C. Ang aking main jet is 85. Ano, may alikabok. So, 85. Okay, 85 yan. Slow but surely. Basta 85 yan. Mahirap i-focus. Ang hirap niyang i-focus. So, inisin ko siya. So, gamit ang kerosene. So, yan. Galing mo na lang ito. So, maglilinis tayo ng curb. Hindi ko alam kung anong kahantungan na itong ginagawa ko. First time. Pati yung lamok nakikihalo na. So, yun nga. Tanggalin ko rin itong sa, ano, sa choke. Para malinis ko talaga siyang, ano. Pasensya na, kulang ko lang ang aking gamit. Tanggalin ko siya. Okay.
Matanggal ko na siya lahat. So ang tanging gagawin ko na lang ay lilinisin ko talaga maigi to. Sabad ko muna sa kerosene. Huwag kayong mag-alala, ang kerosene safe yan. Kahit sabihin mong yung mga gasket or mga o-rings mo, hindi siya masisira kasi nag-search din ako. Nag-research yun, mga comparison sa diesel, kerosene, at saka sa fuel. Nga, mas pinakamagandang gamitin isang kerosene. You know, binabit ko na aking gasket. Tapos meron pa isa yung o-ring. Mababit ko rin. Kababit ko lang yung carb para sakali lumambot yung mga ano. Lumambot yung mga ano ba, maduming. So, pwede ang kerosene pati, pwede mo siyang ulit-ulitin ng gamit basta malinis siya after. Pwede mo naman i-filter. Kaya kung gamitin, ipi-filter mo lang yung maluwagang kerosene. So, kukuha ako ng brush para panlinis talaga dito. So, parang tubig lang. Parang tubig lang. Okay. Ito na. Okay, talaga. So, ayun nga. Linisin natin maigi yung si... Linisin natin si carb. Yung carb bowl muna. Tingnan natin. So, wala kasi akong compressor. Kaya huwag na natin kalkalin yung ano. Itong sa fuel hose pagka nag-overflow or barado. Linisin natin. Baka doon na natin maigi. Tapos, ito nung si carb. Linisin din natin. Para sa ano ha, first time ko siyang kinalkal. So, hindi ko alam kung ano maging resulta. First time ko lang magkakalkal ng carburetor ng 4-stroke. Kasi usually, masanay ako sa carburetor ni Pantra. Which is 2-stroke yun. So, tanggalin ko na rin siguro tong ano, sa fuel screw mixture. Kasi marunong naman na akong ano. Marunong naman ako magtono kahit pa paano. Awa ng Diyos. Marunong naman tayo magtono. So, ang kasama niya is a washer plus yung spring dito sa idle mix. Tapos meron rin tong ano, meron rin tong o-ring na maliit. Maliit na o-ring lang yun. So, susungkitin ko siya. Kailangan ko ng flashlight para makita ko. Oh, babad ko muna siya ulit. Sungkitin ko na lang siya. Hindi ko na siya kailangan palang flashlightin. So, susungkitin natin. Dahan-dahan lang. Hinay-hinay lang. Yun. So, meron siyang... Okay, yan. Ito siyang o-ring na maliit. Yan, o-ring na maliit yan. So, pagsasamahin ko pa rin siya kasama nung lahat. Yung o-ring, yung washer, tsaka yung spring. So, malinis naman yung aking fuel jet mixture. So, yan. Okay naman siya. So, separate ko na rin to. Kuha ko ng piece of cloth. Matungo muna dyan. Tapos ito. Linisin ko na yung ano. Yan. Linisin ko yung fuel. Yung carb bowl ulit. Magpapakintab ko kaya ito. Yan. Kasama na rin yung pagpapakintab. Linisin mo. So... Linisin mo rin yung pinagsasalpaka nung sa gasket or
kung ano man yung sa rubber. Sorry. So, malinis na yung fuel bowl ko. Fuel carb bowl. So, tabi natin rin yan isang yan. So, malinis na rin yung aking dark o-ring. Tabi rin natin yan. Malinis na rin yung aking o-ring para sa carb. Tabi rin natin yan. So, yung lahat ng pyesa ng carb kailangan dapat malinis. Ito, wala akong pambuga, so hindi ko alam kung malinis o marami yung aking ano. So, wala kasi yung compressor. May compressor lang. Try kong hilipan. Ang butas ng fuel mixture. Try natin i-push yung muscle. Napos ko yung muscle. Bagay, okay na naman yung nasin. Bago-bago pa ngayon yung nasin. Hindi ka na lang siguro gagalaw. Balik na lang natin yung nasin. Kasi mukhang bago pa yung nasin. So, ayan. Ang toto siya, mas maganda nga siya. Ibababad mo siya ng within an hour siguro. Oras. Para lahat ng dumi lumambot. Babad. So, nakababad. Itong aking floater, hindi ko kailangan i-adjust yan dahil maayos pang nagagamit yung floater. Maganda pa nagagamit. Walang tagas, walang butas, wala lahat. Sealed na sila. Alright. Okay, tabi rin natin yan. Sunod yung aking main jet. Ito parang barado to. So, anong solusyon para wala kang blower or wala kang compressor para i-blow yung mga butas? Karayom, maghahanap tayo ng karayom. So, babad muna yan. Maghahanap ako ng karayom. Okay. So, nakakita na ako ng karayom. So, tutusukin natin ngayon siya. Okay. Wala naman. Okay naman. Alright. Sunod. Ibang. Mabutas. Tsaga-tsaga lang. Wala kang blower. Okay. Okay. So, ang butas ng aking fuel jet is 2, 4, 5, 10, 12. Wow, 12. So, ang butas ng aking main jet is 12 holes to. Bala ko sanang palitan ng ano. Bala ko sanang palitan ng 16, 18 or 30 holes tong main jet ko. So, hindi ko alam kung papalitan ko. So, anayin ko na muna. Lahat ng butas is anayin ko muna. Tapos yung pinakababa niya, anayin ko rin. So, since na nalinis ko naman, wala naman problema. Wala ko naman nakikita ng barada siguro. So, lilinisin natin ulit yung brush. So, wala akong problema sa aking
sa aking main jet. So, ang gagawin ko naman dito is natatanggal tong screw na to. Ito, ayan, natatanggal yan. Yan ang natatanggal. Natatanggal ng screw na yan. Para sa needle dead. Ito, napapalitan yan. Pwede mong gawing 16, pwede mo siyang gawing 18 or 30 holes. Depende kung anong availability ng mga main jet holes. So, pagka ako, titingnan ko sa Lazada kung may makikita akong, may makikita akong 30 holes na ganito sa main jet. Tapos, try kong bilhin. Tapos, itong 85 sa pinaka ng main jet or slow jet or kung ano man, partner siya. Partner kasi siya ng main jet eh. Main jet tsaka slow jet. Yan, mag-partner yan dalawang yan maliit na tornilyong. Itong tornilyong ito at itong isang to. Partner yan. Depende sa combination na gagamitin ninyo. So, sa ngayon, wala pa akong budget para sa mga ganun. Ang gagawin ko na lang is, iyan na, focus na sa partner yan. Itong screw na tong maliit na to at itong slow jet na to. Partner yan. Pagka nagkamali ka ng ano niyan, either rich or lean yung mga yung set yung sa fuel mix mo. May nagkakaroon din ng epekto 'yan. So kailangan magkaroon ka ng magandang combination ng slow jet tsaka ng main jet. So okay. Linisin ko na muna 'tong slow jet habang binababad ko yung carb at tsaka yung ibang parts niya. At tutusukin ko na rin tong slow jet. Tingnan ko kung baka baka barado rin, di natin alam. So, this is a ulitin ko 35 yung aking slow jet. Yung iba nagpo 42, depende na lang sa kanilang motor. Pero ito ang tingin ko na diferensya kung bakit umahagok yung aking motor. So, ewan ko kung barado o kailangan ko lang magbura. Barado or kailangan ko magpalit ng slow jet. So, sa ngayon ang kailangan ko lang linisin siguro ito. Ewan ko lang, adin nyo na lang ako, tamain nyo na lang ako kung okay lang yung ginagawa ko sa slow jet. Kasi, para sa akin, pag wala kang compressor, pwede mo siyang karayumin. Karayim lang. Tsaka konting hipan. So, may butas pa rin naman siya kahit pa paano. May butas pa rin naman ito kahit pa paano. Hindi ko mapakita sa phone pero alam ko na. Mapapakita ko siya. Kailanganin ko ng flashlight. Wait. So, yun nga. Ito yung flashlight. So, ito yung aking jet. Tatakpan ko yung aking ayun, may butas yun. Kung nakikita nyo man, may butas yung aking slow jet. Okay. Wala siyang barado. Wala ang barado to. Okay na okay siya. So, sinecheck ko na siya ng flashlight. Namang aking main jet. Okay din siya. Aking siyang butas at paano. So, yun lang minsan na mga DIY check your slow jet and your main jet. So, okay na siguro nababad ko tong carb. Ito wala akong compressor so hindi ko masabi kung nalinis ko talagang totally. Pero pagka nagka-budget ako talagang bibili ako ng mga
compressor, etc. So, linisin din natin to. Kung totoo siya, malinis yung carb ko. Malinis siya. Mukha pa rin bago na. So, try ko rin ng steel brush na manipis kung mapapakintab ko malinis kung maigi yung pang outer niya. So, linisin ko rin yung butas nung pinagsasalpakan nung ano. Itong pinagsasalpakan niyang pinagsasalpakan nung fuel air mixture. So, pa-flashlightan ko siya. So, may makita kang liwanag dyan. Ibig sabihin, okay yung aking ano, salpakan ng fuel mixture. Ayan, balik tayo to the ano. So, ayun nga, nalinis ko ulit to. Linisin ko rin tong chock holder. Siyempre, pag maglilinis ka, lubos-lubosin mo na, di ba? Sabi ko na itong mga scripts. Binababad ko rin yung main jet tsaka slow jet. Nakumpleto ko na siya. Malinis din yung aking bulb axle ba yun? Kung ano man. Ang choke lever. Malinisin rin yan. Choke spring. Kababa ng suko. Tanggalin ko yung screw ng aking main jet. Kaso mahirap. Gamitin ko ng plier. Okay, this is an 8 din. Close. So, hindi. Hindi siya pasok. 8 yun ah. So, meaning 7 ito. 7. So, wala akong 7. Pilipan ko na lang din ang plier. Okay. Number one important is kailangan hindi mo pinupwersa itong mga main jet or laman ng ano. Kasi, copper siya eh. Madaling mag-bent. So, okay. Tanggal ko na siya. Para malaman ko kung barad talaga. Malinis din siya. Mukha pang bago. So, okay naman lahat. Siguro nga kailangan ko magpalit ng ano, ng either main jet or yung slow jet. Ito main jet tong ginagalaw ko eh. Okay. Hand. Pipitin mo yung bayan. Ito lang ang ayoko kasi yung mga yan, yung kakaroon siya ng crunches. Damage agad. Kasi importante sa laman ng carb is kailangan maayos pa rin siyang gamitin or maayos pa rin siyang tignan. Mayroon kasi yung galawan ng galaw ng carb or yung mga important component ng motorcycle. Tapos mahirap nang ibalik. Ito, baka ito siguro ang diferensya. Kailangan ko siguro magpalit nito. So, this is 85 to eh. So, ay, ito pala yung slow jet ko is 35. So, try ko mag, siguro, adjust ko ng, ano, gawin kong 38 or 42. Kung may 38, go. Pero kung papasok siya ng,
42. Hindi, sa 42 tayo. Pero, as long as okay siyang gamitin, hindi siya barado, ito gagamitin ko muna sa ngayon. So, ayan yung dumi ng aking carb. Alright mga guys, ito na yung aking mga... Ito na yung parts ng aking carb. So, ito lang ang pinalitan ko. Yung aking fuel mixture. Yan. So, ito yung mga luma ko na. Itong aking main jet, tsaka itong slow jet. So, ang aking main, aking slow jet sa Rossi 125 Brango is 35. 35 to. Yan. 35 yan. Hindi ko lang may focus masyado. Pero 35 yan. 35 ang aking slow jet. At ang aking main jet is an 85. 85 ang aking main jet. Yan. So, kung sakali mang kayo nag-iisip magpalit ng slow jet at saka ng main jet, make sure na proper combination yung magagamit ninyo para hindi kayo magka-problema if nasubukan yung mag-set. So for the beginners katulad ko. Tapos itong karayom na to, ginamit ko pang linis sa mga butas-butas. So, ito yung pinakamanipis na mahabang gamit ko. So, wala akong compressor, yun ang ginamit ko. So, try na nating i-assemble ngayon. Okay. Malinis na siya. So, ang una-una nating assemble is yung aking choke holder. Ito yung spring. Paano ba to? Hello? Kulang. Pag ganito ba ito? Pag ganito. Hala, hindi ako marunong. Kalimutan ko na. Ganito ba to? Oo nga, ganito nga. Kasi sabi ko sa inyo, baguhan ako eh. Hindi ko alam to, paano to. So, ito na muna ang gagawin ko yung akin. So, i-set ko muna na ganyan. So, na-clip ko na. Ay, hindi, baliktad pala. Ay, hindi pala baliktad. So, unahin na muna natin palang ipasok yung spring dito. So, after mo ipasok yung spring, i-twist mo na siya. Habang inilalagay yan. Okay. Choke lang yung ginawa ko. Ayan, okay na yan. O, see? Sunod yung kanyang choke holder. So, isasalpak mo yung choke holder. Kasama yung screw. So, ilalagay na natin maigi. Okay. Tamang pihit lang. Para hindi, huwag masyadong... pagka-persahin. Hand grip. Tapos check mo palagi yung ginawa. Next. So, fuel jet. Ay, fuel jet. Itong main jet. Tan muna ulit. Bago mo siya isalpak. Okay. Pihitin mo. Tamang pihit lang. Huwag masyadong pagkapihitan. Sunod itong slow jet ko. O nga pala mga guys. Importante pag magpipihit tayo. Huwag masyadong natin persahin yung mga parts. Kasi... yung pinaka-screw niya na nagbibingko rin yan. Pagka nasasobrang ka, di ba, pumapangit siya. So,
tamang ano lang, hinay-hinay lang. Slow but surely. Sa aking fuel screw mixture. So, okay naman yung aking... So, carb, okay siya. So, pipitin ko rin siya. So, itotodo ko siya. Ang sa akin, kay Rusinango, ang ginagamit kong ikot sa kanya is 2.5. Pero usually, nagtutulang ako. Depende sa motor ninyo kasi, depende sa klase. So, minarkahan ko siya kasi ang saan yung pinaka ano, minarkahan ko yan. So, ang unang feed mo is mag-start ka is half muna. So, half. Sunod na turn is 1. Sunod na turn is 1.5. At saka susunod na turn is 2. So, doon ka muna mag-start sa 2. Pero marami nagsasabi is 2.5 talaga ang sa mga ano, sa mga ganitong fuel fuel mixture. Pero sa part ko kasi nagre-reach siya. So nagre-reach yung fuel mix ko. So ginagawa ko muna ng 2 bago ko pa i-starten. So yan nga, kinabit ko na rin tong sa floater. Sunod, eto naman. Hanggat maaari, malinis yung fuel bowl. Walang dumi. So, ikakabit mo muna siya dyan. Pagkatapos mo siyang ikabit dyan, sasalpak mo ngayon dito. Babalik mo siya talaga. So, angat siya. Diba? Kasi bago-bago pa yung aking, ano, aking gasket. Ayun nga, pagkatapos natin isalpak yung mga screw, ihigpitan natin ngayon. Paghigpit nga pala ito, 1 at a time. Para hindi maano yung hindi siya pantay. Since na okay yung aking gasket sa carb, madali siyang mag-seal talaga. So, angat na angat pa rin siya. At least 1 cm yung angat niya. Ibig sabihin, oops, sorry. Yung aking screw. O nga pala, yung paghihigpit natin is huwag yung sobrang force. Kasi yung iba, siyempre yung mga biyasa na, yung iba naman is yung di pa biyasa. Ginagawa nila yung pinipersa nila yung pag-screw. Yan. Kumbaga, lahat ng gagawin mo kailangan handle with care. Respect your machine and the machine will respect you. Alright. Word of the day. Hinga. Respect your machine and the machine, your machine will respect you. So, tingin ko naman okay. Ipitan na naman siya ng konti. Tingnan natin may ipitan to ulit. Okay. Okay na to. Don't use force on your machine. Okay. So, naano ko na siya. Okay naman yung chok. Ito naman ating... gas ating o-ring sa ating carb. So, ayos na. Try na natin ngayon ikabit sa ating Rusinango yung carb. So, try na natin ngayon ikabit tong ating newly cleaned carburetor. Okay. Yung gasket, titingnan ko muna kung okay pa siya. Okay rin yung gasket. Ah. Okay din yung gasket. So, natin yan dyan. At ating tingnan rin yung ating... Yung aking ano nga pala, ang aking needle, isinet ko siya sa lean. Kasi sinubukan ko siyang i-normal. Humahagok pa rin. So, nilin ko siya ng konti para tipid na rin sa gas.
Kung gusto mo magtipid sa gas, kasi 1 to 5cc naman to, ginawa ko na rin na ano. Kasi yung carb niya parang pang ano eh. Pang 155 eh. 155 na Temex. Ang ginagamit rin sa mga sa Rossi TC, 150. Tingin ko 150 ito eh. Inilagay lang kay Rossi Rango. Kasi nga, di ba, si Rossi Rango is like a Frankenstein ng mga motor. Big engine nilagay sa small ano compact frame. So kinakabit ko na yung carb. So nakabit ko na yung carb. Sunod naman to, balik natin tong filter hose. Air filter hose. Actually matigas na itong air filter hose, medyo matigas na talaga siya. Yun lang ang pahirapan dito. Hirap ako. Tinanggal ko, madaling natanggal. Mahirap ikabit. Kaya yung magkalkal eh. Eh, ganun eh. Nagalit. Sabihin nung ano. Kung okay yung ginawa ko nga pala sa carb, please comment below. Importante sa akin yung mga comments niyo. Kasi para malaman ko kung tama ba yung ginawa ko o mali. Kumbaga, kailangan ko rin matutunan sa mga experts tsaka mga pros paano mag-ayos ang motor. Kailangan ko rin na sa mga opinions sa mga pros. So, yan. Okay, kapit ko na. So, naikabit ko na siya. Yung carb. At yung... Ay, yung fuel. Pala, ikakabit mo muna pala to bago mo yan, no? Kasi umuong problema ko sa pagkabit, tingin ko. Any kind of more cycle. Okay, bit problem pero okay na rin. Nagawa ko na. So ayun nga, babalik natin ngayon si fuel hose muna. Balik ko na si fuel hose sa overflow naman. Overflow hose. Kakabit ko rin. Okay. Matigas na siya. So, ayun nga, kinakabit ko na ngayon rin yung ano sa carb, yung tornilyo ng carb at saka manifold. Tandaan nyo, pagka magpipihit ng tornilyo, kahit ano pa yan, tamang higpit lang. Yung iba naman kasi, ginagamitan din ng apang mga ano yan. Kung ano man yung gamit nila. Pero hanggat maaari, as long as possible, pagka... Kung ayaw mong malusan ng magkaroon ng lost thread na screw, dadamay mo yung iyong pagpipihit. One finger pen. One finger. Okay, one finger. Tapos, yun nga, sa ating filter. Higpitan na rin natin.
Okay, ang gagawin natin ngayon, bubuksan natin yung fuel fet, petcock, fuel fet. Fuel petcock, tapos malalaman natin if kung tatagas yung gasolina sa aking ginawa. Okay, binuksan ko na. Sunod. Wait lang tayo ng ilang minuto. Or ilang segundo. I-start natin. Tingnan natin kung tama yung ginawa ko. Apat na half na turn sa ating fuel mixture. Needle or fuel mixture screw. So, yun nga. Linis ko yung curb. Tapos yan, ganyan siya. Gamit ang kerosene. Then, start natin. Okay mga guys. So, hirap ako mag-start. Ang gagawin ko ngayon is i-high RPM ko siya gamit itong aking tawag to. Anong tawag to sa ano? Pang sa rev to eh. Nakalimutan ko na ang tawag dito. I-high RPM mo siya para malaman ko kung papasok na yung gasolina. So, yun nga. Napa-under ko na siya. So, medyo hard start. Kasi kasasalpak lang nung carb. Tapos, inano ko na rin yung gasolina. So, ewan ko kung ngayon pa lang nagpapasok yung gasolina. Tapos, yun nga. Inay RPM ko muna gamit tong aking ano tawag dito sa akin. Sa tornilyo to. Please comment below kung anong klaseng tornilyo na tawag din sa tornilyo kasi nakalimutan ko talaga eh. Ang dami ganun. Itong mga components sa loob nito, hindi ko nakalimutan pero itong screw dito nakalimutan ko kung anong tawag dito. Pero ano dito, yung sa red to. So, sa minor ng motor. Yun. So, two turns so sa two turns na yon is 4.5 apat na ikot na puro kalahati, so medyo mahagok siya since na fuel screw ito, fuel screw siya, hindi siya air screw. Dadagdagan ko lang kalahati or 1/4 muna. Ayan. 2 1/4. Okay, 2 1/4 ang nilagay ko. Pa rin siya okay sa 2 1/4, so gawin na natin 2 1/2, so dagdagan ko pa 5 1/2 to. Yan. 5 1/2, so meaning siya is 2 1/2 na ikot nung sa aking fuel mixer jet. Awa naman ng Diyos, okay naman siya. So, ang gagawin natin ngayon, papatayin na ngayon natin siya ulit. So, wait lang tayo ng mga ilang segundo or minuto para malaman natin kung okay yung ginawa kong mixture dun sa ano.
Kasi ang susunod niyan is nalinis ko yung spark plug, maitim yung spark plug na ano, tinanggal ko yung spark plug pala. Maitim yung ano, yung maitim yung sunog niya. So meaning rich yung gasolina, masyadong rich. Masyadong marami yung gasolina na ano niya, na ibubuga na itong aking carburetor. Ayoko magpalit ng ano, yung isa sa mga dahilan, ayoko rin magpalit ng ano, ng carb. Yung mga nakikita natin, yung mga itim, yung navy. Choice nila yon, choice ng mga motorista yun, lalo na sa mga marurunong. Choice nila yung kapalitan yun, kasi parang more power, more responsive nga daw yung ano, more responsive yung bike nila. Pero masasabi ko, if naman yung motor mo is standard yung motor mo, hindi mo kailangan mag-upgrade ng carb. Kasi doon na yun, step by step na yun. Once na nag-upgrade ka ng carb, nagpalit ka ng bagong carb, mag-aano ka na rin ng ano mo, ng nakukulangan ka na nun. So magpo-port polish ka ng yung magpo-port ka ng yung head, yung exhaust mo, tsaka yung mga bulbs mo, ipapaport mo yun, ipapapolish mo rin. Tapos worst pa nun, baka magpalit ka rin ng block. Kasi gusto mong palakihin yung ano mo, yung bore ng yung block ng motor mo. So, gastos. Ito naman sa akin kasi, sa akin naman, as long as na okay naman yung motor mo, hindi mo kailangang magpalit ng carb, linis-linis lang okay na. Pero ang dapat na paglilinis talaga, toro, talaga malinis, as in malinis. Kasi tingnan nyo naman yung sa nakita nyo sa aking paglilinis sa carb. Grabe yung dumi nung ano, sa 5 taon, grabe yung dumi nung carburetor ko. Litawan yung mga dumi. 5 taon kung hindi nilinis tong carb na to, kasi natatakot ako, hindi ako marunong tono neto, hindi rin ako marunong magpalit na hindi ako marunong magpalit ng slow jet tsaka main jet niya. So ngayon alam ko na yung slow jet tsaka yung main jet, kung ano yung numbers nila, kung ano yung itsura nila. So hindi na ako matatakot linisin tong yung carb ni Rusi Rango. Tapos plus yung mga tornilyo niya nga, 'di ba, is copper. Hindi siya bakal, copper 'yon. So ang copper malalambot 'yan, hindi yan matigas talaga. So kada piit mo tanggal piit. So sobrang pag-eksperimento mo na, is pwedeng masira yung jet, magpapalit ka ulit. So sa akin lang, kung nagustuhan niyo yung video ko, click niyo na lang yung like. Tapos pag hindi nyo nagustuhan, di thumbs down na lang. Pero yun nga, sa video nito, pinakita ko sa inyo yung paano ko nilinis yung carb ko. Na yun nga, hindi muna magamitan ng compressor kasi wala nga akong compressor. O kumbaga, sariling sikap nga, ikang ihip hangin lang yung gagamitin mo, bibig hangin. Yan. Pero balang araw magkakaroon rin ako ng compressor kasi pagka nagawa na yung garage natin, gagawin kong working station nga. Sa ngayon hindi ko magagawa. Pero next video, papakita ko naman sa inyo susunod kong video, papakita ko na lang kung ano yung susunod na gagawin ko kay Rusi. So para siyang masabi ko, random naman yung ginawa ko. So sana may natutunan kayo sa aking video. To start natin ulit. Tignan natin kung gagana yung ginawa ko ulit. Alright. Nice. Galit na galit. Parang gusto maghanap ng highway. Pero papakita ko rin sa video yung testing niya. Malalaman nyo na lang. Okay. This is Morang. Out.